Maligayang panonood po sa lahat. Welcome po, Local Electrician YouTube channel. Ngayon po, ang ating video ay tungkol dito sa ating actually meron itong last video. So, na-testing natin itong ating nabili na sensor switch online. Pero sa isang ilaw lang, so tinry lang natin yon. At marami po kasing nagtatanong kung kakayanin ba nito yung higit sa isa na ilaw. O halimbawa ganito, tatlo, dalawa, or lima, ganyan. Tapos kung magkakasya ba ito sa ating regular na gaya nito, utility box or yung ating mga gang box. So reminder lang po, bago po tayo or any electrical works na ating gagawin, although nare-remind ko rin to sa ating mga electrical wiring na previous videos na nandyan po sa ating video description at pati na rin sa ating playlist, dapat po pagka sa electrical ay dapat safety first po tayo. Yan, dapat kung gagawa tayo ay naka-turn off yung ating circuit breaker. Pagkatapos natin i-turn off, kung meron kayong tester ay pwede nyong i-double check dito, testerin nyo kung meron pa bang output o wala na, kasi meron pong tendency na lalo na yung sa mga matatagal na yung circuit breaker at tapos hindi naman na-check yearly or regularly, meron pong pagkakataon dyan na kahit naka-off to ay nag-close pa rin yung contact nito sa ilalim, kaya meron pa rin siyang output. Kaya mas maganda kung meron kayong tester, i-double check nyo. Yan po yung standard sa ating electrical na lalo na sa troubleshooting. Or kung wala kayong tester, pwede nyong tanggalin tong load side na wire. Yan, para double safety tayo lalo na sa mga ganitong dagdag at activated na yung inyong mga linya. So tanggalin nyo tong load side wire nyo at off yung inyong circuit breaker. Tapos para naman sa size ng circuit breaker, ang minimum dyan para sa ating mga ilaw o mga lighting load natin is 15 amperes. Tapos yung equivalent na wire nyan is number 14 AWG or 2.0 mm na ganitong stranded wire. Tapos dumako na tayo dito sa ating sensor switch. Ito naman ay based sa kanyang manual ay meron siyang kakayahan na dito 10 amperes yung kanyang contact, tapos dun sa manual sabi dun is 800 watts. So I suggest po na wag nating isagad lalo na sa mga ganito na electronic switches. So at least 80% po ng 800 watts or kahit mga 50% ganyan, para at least ma-maximize natin yung lifespan ng ating mga gamit. So para naman po dun sa nagtatanong kung kakasya ba to, so ito po at sinubukan naman natin at kasyang-kasya naman siya dito sa ating utility box. So lalong mas kakasya to dun sa ating yung puti na gang box kasi medyo mas malaki yon at mas malapad. So yan, tapos yung diagram nito is nandito lang naman sa kanyang likod. So simpleng-simple lang. Lagay mo lang dito yung inyong input. Yan, dalawang linya, 230 volts. Tapos yung sa output na. So ito is may nakalagay dito na L or line. So kung line to neutral yung supply nyo, dito nyo ilagay yung inyong live wire o yung hot wire nyo. Tapos yung neutral nyo is dito naman. Ganon din sa inyong output. Pero sa amin is line to line to. Nasubukan ko na rin to, is okay naman daw sabi nung supplier na line to line. So pag line to line, so lagay nyo lang dito yung dalawang linya nyo. Pwede naman yung magkabaliktad kung line to line. Kaya ito, wawire na natin. So galing po sa output ng ating o load side ng ating circuit breaker. So meron tayo ito ng ating dalawang supply na linya. So lalagay lang natin yan dito. Tapos rekta na natin yan sa ating switch. So ito na po siya yung ating input o yung ating supply line. So make sure nyo lang po na walang lalo na sa mga stranded wires, walang nakausli dito na isang strand man lang yan. Dapat intact yung pagkakabaon nyo sa inyong wires at sakto yung pagkahigpit nyo, lalo na at magkatabi lang tong ating dalawang linya. Baka kasi yung pag maluwag yan, nag short at delikado at mag-trip yung inyong circuit breaker.
So ganun din sa inyong output papunta sa ilaw. So rekta na yan at nakaparallel yung ating sample na tatlong ilaw. So yun po, ito yung ating output na wire. So lalagay lang natin yan dito. Yan, tapos higpitan lang natin yung sakto lang na pagkakahigpit. Yan, tapos dapat walang nakausli na mga wires. Tapos ikukonek na natin yan doon sa tatlong ilaw natin. Naka-parallel connection lang siya. So yan po, input tapos output. So ito na po siya, parallel connection. So ibig sabihin line 1 to line 1 na rin sa ating mga load. At tapos itong line 2 supply natin is line 2 din sa ating mga load. So ngayon, since naka color coding naman tayo, ay mas madali. So ito na yung puti, ay lahat ng puti is ikukonek na natin. Tapos yung mga itim na wire din natin ay para naman dun sa mga itim na wire. Pero since line to line tayo is pwede naman yang magkakabaliktad. Ligana pa rin ho naman yan. So yan siya, para ito sa ating tatlong ilaw. Yan, medyo habaan nyo lang yung inyong pagkabalat para ano, mas maganda yung inyong pagkaka-splice dito. Iwas sa lost contact. Tapos ito na yung magiging supply natin dito. Yan, nakakonect na po yan sa ating terminal ng ating socket para sa ilaw. Line 1 and line 2 terminal. Tapos yung supply sa dalawang to is nandito rin. So itong puti ko is maiksi, kaya dinugtungan ko lang yan. Tapos yung itim is nakarekta na rin yan dito. So ngayon, itong nadagdag natin na ilaw dito, pwede nyo itong i-splice. So pwede nyo i-splice na paganyan yung dalawa, tsaka nyo ilagay dito sa inyong receptacle o yung socket nyo sa ilaw. Or pwede nyo magdagdag kayo ng wire, tapos lalo na kapag maramihan na, para gusto nyo na iwas sa lost contact, is dugtungan nyo lang to at saka nyo yung isang wire is connect nyo dito sa inyong socket. Pero ngayon since isa lang naman to, so irerekta ko na dito yung dalawang wire ko. Yan. So splice nyo lang yan ng maayos. Saka nyo i-screw dito sa inyong socket. Ganyan. Pero kapag nahirapan kayo, lalo na sa mga ano, pagka makapal yung wire nyo, eh pwede nyong dugtungan na lang to ng isa pang wire. Saka nyo i-connect yung isang wire dito sa inyong socket. Yan, para at least iwas lost contact. Baka kasi kapag hindi ito masya maganda yung pagkakabit nyo dito sa ganitong paraan, baka matanggal to at mag-short pa yung dalawang linya nyo. Yan, ganun din sa kabila. Yan, make sure nyo lang na walang lost connection. Yan, tapos higpitan lang natin. Yan na po siya, ito yung ating supply dito. So nakaparallel lang siya papunta sa isa pang ilaw. Yan, tapos ito na yung ating pangatlong ilaw. Yan, nakakonect na rin yan sa kanyang terminal. Tapos lagyan na natin ng electrical tape.
So kung gaano po kakapal yung inyong wires, ay ganun din po kakapal dapat yung inyong pagkabalot ng inyong mga electrical tape para po sa safety ng ating splices. So yan po, tapos i-mount na natin to para dito sa ating switch. So meron naman tong slot dito, so gamitan nyo lang ng maliit na screwdriver, tapos ano nyo lang to dito, yan, para matanggal yung kanyang cover yan, tapos mount nyo na dito. Secure nyo lang yung wire sa likod para hindi siya maglo-lose contact. Tapos lalagyan na natin niya ng mounting screw. Tapos balik na natin. Unahin natin dito sa taas yung kanyang slot. Yan po. Tapos ganun din sa ating mga socket. So lagyan lang natin yan ng screw. Tapos i-secure din natin yung ating mga junction box. So lalagyan din natin yan ng takip. Tapos yung ating mga ilaw na, lalagay na rin natin. So yan na po yung ating final output. So te-test na natin to ngayon. On lang natin yung ating circuit breaker. Tapos yan, mapapansin nyo, nagkulay pula. So yung kulay pula po is naka-off yan. So try natin kung magsisense at gagana itong ating tatlong ilaw. Yan. So pag kulay blue, meaning naka-on position yung ating switch. So magbibigay siya ng output at gagana itong ating tatlong ilaw. So sa mga nagtanong na pwede ba higit sa isa yung kakayanin ng ating sensor switch, so yan po, pwedeng-pwede po, basta wag lang po na lalagpas sa kanyang maximum output o maximum na kapasidad. Tapos sa wiring is nandun po sa ating demo, makikita nyo yung proper wiring nito, tapos yung mga sizes din ng breakers at saka wires natin. Yan po, non-contact switch na po siya, sensor, so iwas po sa, lalo na sa mga dumi sa kamay natin, at least wala pong hawaan, lalo na sa ating mga tahanan, galing tayo sa labas, ganyan. So at least hugas muna tayo or alcohol. So wala nang contact sa ating mga switches. So ganito na lang. Yan, iwas po sa mga dumi. So, para po sa iba pang mga videos like motor controls, DIYs, mga electrical wirings and safety po ay pakibisita lang yung ating playlist at meron din sa ating video description. Maraming salamat po sa panonood. Ito pong muli ang Local Electrician.